Magandang araw mga bata. Ngayong araw na ito ay tatalakayin naman natin ang mga karapatan ng mamamayang Pilipino. Sa nakalipas na aralin ay natutunan mo na ang mga batayan ng pagiging isang mamamayang Pilipino ayon sa saligang batas ng 1987. Kaakibat ng pagiging mamamayan, itinakda rin sa saligang batas ang mga karapatan na magbibigay ng proteksyon upang makapamuhay ng tahimik at maliwasay. Upang malaman ang natutunan sa nakalipas na aralin ay sagutin nga natin ang mga sumusunod. Tukuyin ang hinihingi ng bawat bilang. Kasulatan kung saan nakasaad ang pagka-mamamayang Pilipino. Tama, ito ang saligang batas. Number 2, proseso ng pagiging mamamayan ng isang dayuhan ayon sa batas. Magaling! Ito ang proseso ng naturalisasyon. Number 3, may dalawang pagkamamamayan. Magaling! Ito ay dual citizenship. Number 4, pagkamamamayan ayon sa pagkamamamayan o dugo ng magulang. Mahusay! Ito ang prinsipyo ng jus sanguinis. Number 5, ito ang pagkamamamayan batay sa lugar ng kapanganakan. Tama! Ito naman ang prinsipyo ng jus soli. Talagang may natutunan kayo sa ating nakalipas na aralin. Handa na ba kayo sa ating panibagong aralin? Sa araling ito, inaasahan na matatalakay mo ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Tignan mo ang mga nasa larawan. Ano-ano kaya ang ipinapakita ng bawat isa? Ang mga nakalarawan ay ilang halimbawa ng karapatang tinatamasa ng bawat Pilipino. Ano nga ba ang ibig sabihin ng karapatan? Ang karapatan ay anumang bagay o paglilingkod na tinatamasa ng isang tao nang naaayon sa batas. Ito rin ay tumutukoy sa mga bagay na nararapat sa bawat nilalang. Sa isang demokratikong bansa katulad ng Pilipinas, lubos na pinapahalagahan ang mga karapatan ng mga mamamayan. Nasasaad ang mga ito sa kalikunan ng karapatan sa Artikulo 3, Section 1 to 22 ng Saligang Batas ng 1987. Narito ang mga karapatan ayon sa Konstitusyon. Ang karapatan ayon sa Konstitusyon ay mga karapatang nakapaloob sa saligang batas ng Pilipinas. Ito ay maaaring baguhin, dagdagan, o tanggalin sa pamamagitan ng susog ng Konstitusyon. Narito ang iba't ibang karapatan ayon sa Konstitusyon. Ang karapatang sibil, ang karapatang political, karapatang panlipunan, karapatang pangkabuhayan, at ang karapatan kapag nasasakdal. Unahin nating talakayin ang karapatang sibil. Ang karapatang sibil ay nauukol sa pagtamasa ng mga mamamayan ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Narito ang mga sumusunod na halimbawa ng karapatang sibil. Karapatang mabuhay. Karapatang magsalita at ipahayag ang sarili. Karapatang hindi mabilanggo dahil sa pagkakautang. Karapatang magkaroon ng atirahan at ari-arian. Karapatan laban sa pilitang paglilingkod. Karapatan sa pantay na proteksyon sa batas.
karapatan sa di makatwirang pagdakip at paghalubog, at ang karapatan sa mabilis na paglilitis. Ang karapatan ng nasasandal ay isa ring karapatang sibil. Pinangangalagaan ng karapatang sibil na ito ang nasasandal laban sa anumang kasalanan sa pamamagitan ng makatarungang paglilitis. Kasama sa mga karapatan ito ang mga sumusunod: karapatan marinig sa hukuman, karapatang malaman ang kaso laban sa kanya, karapatang pumili ng magaling na abogado. Ngunit kung walang pambayad sa pribadong abogado, ay maaaring bigyan siya ng pamahalaan ng libreng abogado. Karapatan sa madalian at walang kinikilingang paglilitis. Karapatang magkaroon ng testigo. Karapatang tumanggap ng sapat na tulong. Karapatang magbayad ng piyansa upang pansamantalang makalaya. Karapatan laban sa malupit at hindi makatarungang pagparusa. Karapatang maituring na wala ng kasalanan o inosente hanggang hindi napapatunayan ng korte. Karapatan laban sa dalawang ulit na kaparusahan sa iisang kasalanan. At karapatang makaharap ang umaakusa at mga saksi. Pag-aralan naman natin ang karapatang politikal. Ang karapatang politikal ay nauukol sa ugnayan ng mamamayan at pamahalaan. Narito ang mga sumusunod na halimbawa: karapatang bumoto, karapatan sa pagkamamamayan, karapatang magdesisyon, karapatang magkaroon ng kalayaang magsalita, maglimbag, at magtipon-tipon, karapatang bumuo ng samahan na hindi labag sa batas, karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko, at karapatang alamin ang mahalagang impormasyon ukol sa pamamalakad ng pamahalaan. Narito naman ang karapatang panlipunan. Ang karapatang panlipunan ay nakatutulong sa pangangalaga ng kapakanang panlipunan ng mga mamamayan. Una, karapatang pumili ng relihiyon. Ikalawa, karapatang maglakbay. At ikatlo, karapatan sa lihim na korespondiya at komunikasyon. Susunod naman ang karapatang pangkabuhayan. Ito ay tumutulong sa pangangalaga ng kapakanan ng kabuhayan ng mga mamamayan. Karapatang pumili ng profesyon o hanap buhay. Karapatang maging ligtas sa maruming kapaligiran at pagawaan. Karapatang makinabang sa mga likas na yaman. Karapatang bayaran ng gasto sa pribadong ari-arian na ginamit ng pamahalaan. Karapatan sa edukasyon at karapatan sa pagmamay-ari. Talakayin naman natin ang mga karapatan mo bilang isang bata. Alam mo ba kung anong karapatan mo bilang isang bata? Ang samahan ng nagkakaisang bansa o United Nations ay bumuo ng pandaigdigang kasunduan ng mga karapatan ng mga bata o Universal Declaration of Children's Rights upang tugunan ang pang-aabuso sa mga bata sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang mga karapatang nakapaloob sa kasunduan. Karapatan na mabuhay. Karapatang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatang magtamasa ng maayos na pamumuhay kahit na mayroon kang kapansanan.
Karapatan din natin na maging malusog. Karapatan alagaan at mahalin ng ating mga magulang. At karapatang ampunin kung ito ang higit na makakabuti para sa iyo. Karapatan sa sapat na damit at tirahan. Karapatan sa sapat na edukasyon. Karapatang maprotektahan laban sa diskriminasyon. Karapatan sa malayang pagpapahayag ng sarili. Karapatan sa malayang pag-iisip, budhi, at relihiyon. Karapatan din nating magpahinga at maglaro. Karapatan din ng bawat bata na magkaroon ng impormasyong kapaki-pakinabang. Karapatan sa malayang pagsali sa samahan at mapayapang pagpupulong. Karapatan na mabigyan ng proteksyon laban sa pagdukot at pagbebenta ng mga bata. Karapatan na mabigyan ng proteksyon laban sa armadong labatan. Karapatan na mabigyan ng proteksyon laban sa malupit na parusa at maging sa mga ipinagbabawal na gamot. At ang panghuli, karapatang mapangalagaan sa mapagsasamantalang panghahanap buhay. Ngayon, alam mo na kung ano-ano ang mga karapatan mo bilang isang bata. Upang malaman kung may natutunan ngayong araw, sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa notebook ang karapatang nalabag sa bawat sitwasyon. Number 1. Binuksan ni Tina ang liham na dumating para sa kaniyang kapatid dahil wala ito sa bahay. Anong karapatan ang nalabag? Tama! Karapatan sa lihim na korespondensya at komunikasyon. Number 2. Pinilit ng mga pulis na maghanap ng ebidensya sa bahay ni Nadencio kahit wala silang dalang search warrant. Tama! Karapatan sa hindi makatuwirang pagdakip at paghalubkob. Number 3. Ipinakulong ni Cheche ang kanyang kaibigan dahil hindi ito nakabayad ng utang sa kanya. Magaling! Karapatang hindi mabilanggo dahil sa pagkakautang. Number 4. Pinigil ng guro na magsalita ang kanyang mag-aaral nang magreklamo ito ukol sa mataas na singil sa papel sa kanilang paaralan. Tama! Karapatang ipahayag ang sarili ng malaya. Number 5. Pilit na pinagpapalimos ng kanilang ina sa lansangan ang magkapatid na Renren at Ronron dahil may sakit ang kanilang ama. Anong karapatan ang nilabag? Mahusay! Karapatang mapangalagaan sa pagsasamantalang paghahanap buhay. Magaling mga bata! Sadyang may natutunan kayo sa aralin natin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang aralin. Hanggang sa muli!